Ito na pala ang big trade plan sa PBA history na mangyayari ngayong Governor's Cup, mga ka-idol. At yan ang pag-uusapan natin sa videos na ito. Good news nga, mga ka-idol, sa pagpasok ng February, dahil muling magsisimula ang Governor's Cup sa February 11. At yan ay sigurado na, at hindi pa nga lamang malaman kung itutuloy ba sa Smart Araneta Coliseum o sa Pasig Arena na. Noong una nga, mga ka-idol, ay sinabing hindi na muling papayagan ng mga fans or crowd na manood ng live sa PBA. Ngunit dahil nga sa pagbabago ng sitwasyon sa Kamaynilaan at simula February 1 ay nasa Alert Level 2 na, kinumpirma nga ni Commissioner Willie Marshall na after 1 week, oobserbahan pa kung papayagan na nga ba ang crowd or fans na manood ng live sa venue. Panapanabik nga, mga ka-idol, ang muling pagbabalik ng Governor's Cup, lalo pat napakaraming ang pagbabago ang naganap at magaganap pa. Unti-unti rin nating nakikilala, mga ka-idol, ngayong Governor's Cup kung sino ang mga magagaling na imports pagdating sa rebounding. At nandyan nga ang nangungunang si Tony Bishop, Olo Ashaulu, Jalen Bond, Brandon Brown, Mike Harris at Paul Harris. Ngayon din naman ang mga scoring leaders ng imports na pinangunahan pa rin ng Miracle Balls na si Tony Bishop. Sinundan niya ni KG McDaniels, Mike Harris, Antonio Hester at Justin Brownlee. Habang sa local ay pinungunahan naman ni Robert Bolick ang pagiging scoring leaders at sinundan niya ni Wami Changsan, Mikey Williams, Arwin Santos, Chris Banchero at Ray Nambatak. Habang hindi rin nagpauli sa rebounding leaders itong si Greg Slaughter, Junmar Pardo, Raymond Almasan, Calvin Abueva, Poy Eram at Arwin Santos. Sa mga local na players, mga ka-idol, inaabangan nga natin ang mga player na defending champion ng Barangay Ginebra. Ngunit kapansin-pansin na wala man lang na kasama sa kanila, mga ka-idol. Kung kaya't masasabi natin na mas dapat galingan pa ng Barangay Ginebra, lalo pat nagpalakas pa ang ibang team. Patulad na lamang ng mga star player na Magnolia Hotshots na si Paul Lee at Rapi Rieves, kung saan magbabalik na nga sila sa lineup, mga ka-idol. At tila nga para sa Magnolia Hotshots, napakalaking tulong ng mahabang break, sabi nga yan ni Coach Vic Tolero. Siguro yan yung ilan sa mga positive things na nangyari during the break, kasi nga nagpahinga si Paul Lee. Dagdag pa ni Coach Vic Tolero, Rieves had already started the small group practices of the team. Rieves has yet to see action as he was still unvaccinated when the conference started, but is already fully vaccinated of his preferred Johnson & Johnson brand, which he acquired in the United States. At isa ring balita ang gumulat sa ating, mga ka-idol, kung saan sinasabing itong si Coach Shot Reyes ay muling magbabalik sa Gilas, Pilipinas. At siya nga ang magiging coach na naman doon, mga ka-idol. Pinangangambahang maaaring maging bago na nga ang coach ng TNT sa ngayon. Na kung makikita naman natin ng All Filipino Conference, winning coach talaga itong si Coach Shot Reyes. Kaya't malaking bagay din kung sakaling ang hindi na siya ang mag-coach sa TNT. Natiyak, mababago na naman ang takbo ng laro ng TNT kung sakaling mawala itong si Coach Shot Reyes. Naging usap-usapan rin ngayon, mga ka-idol, kung saan hindi na nga pinag-renew ng rain or shine itong si Adrian Wong. Na para kay Adrian Wong, okay lamang dahil nais nga niyang maglaro sa Japan B-League. Naka-receive na rin siya ng offer mula rito. Patulad ni Adrian Wong, itong si Roosevelt Adams ay maglalaro na rin sa Japan B-League matapos ngang tanggihan niyang lahat ang offer, lalo na ang offer ng Barangay Ginebra. Dahilan sa tinitingnan nga nitong si Roosevelt Adams ang mataas na offer sa kanya at oportunidad na makapaglaro na sa Japan B-League. Katulad ni Roosevelt Adams at Matt Ganilas Rooser, tinanggihan rin ni Chris Banchero ang offer ng Phoenix Super LPG para sa extension ng kanyang kontrata, kung kaya't siya ay nasa unrestricted free agent at naghahantay na lamang ng mga offer mula sa ibang team. Ay namin naman ni Chris Banchero na gusto niyang maging bahagi ng isang winning team. Kung kaya't ang tanong, saan nga kayang team o sino nga kayang team ang kukuha kay Chris Banchero? At sa ilang source ay sinasabing maaaring makuha nga itong si Chris Banchero ng Miralco Bolts, lalo pat nangangailangan nga sila at naghahanap ng kapalit ni Jan Pinto matapos itong pumirma sa Barangay Ginebra. Para naman kay Coach Jan Cardel ng Tira Firma, iwala pa rin siya na magiging malakas ang kanilang lineup kahit nawala na nga itong si Matt Ganilas Rooser at Roosevelt Adams at ang kanilang injured player na si Alex Cabagnot. Napatuloy pa rin na pinag-aaralan ni Coach Jan Cardel ang magiging malakas na lineup sa muling pagbubukas ng Governor's Cup. At bago tayo magpatuloy, mga ka-idol, nais muna nating bigyan ng pansin ang ating, mga ka-idol, na laging nanonood ng ating vlogs.
Kasama nga natin ang ating ka-idol si Ruel Palero at shoutout sa CCAC Labang Muntinlupa sa mga guard na naka-duty dyan na sina SG Kaintik, SG Puras, SG De La Cruz, SG Astrologo at Security Officer Kabasag. Shoutout din kay Yubski Lakanin. Hindi rin papauli si AJ Bangoy. Shoutout din kay Walter Amido. Kasama rin natin si Ronald Bersubidad. Shoutout din kay Lester Gagarin ng Tarlac City. Andyan din si Sophie Sophie Bersaba. Hindi rin papauli si Ruben Dolor. Andyan din naman si Edgardo de Lansig ng Malabon City. Shoutout din kay Alexander Bulante kasamang Bulante Family at sa kanyang tito na si Jar Bulante, Jomar Bulante at sa kanyang kuya na si Justin Bulante, Raiden Bulante, River at saka sa kanyang mama at daddy na si Edsu at Dennis Bulante. Shoutout din sa kanyang kaibigan na si Jaja Pastor Narciso Pineda Jr. Hindi rin papauli si Edwin Dubivar. Andyan din ating bagong ka-idol na si Mark Mabalot all the way from Dubai, UAE at shoutout din sa kanyang family sa Pinas at ganun din kay Epi Jimeno. Hindi rin papauli si Mark Joseph Danya at shoutout sa family Danya at happy happy birthday sa kanyang asawa na magbe-birthday bukas February 2 all the way from Pulilan, Bulacan. Sa ngayon nga mga ka-idol ay kapanapanamik ang pagbabalik ng Governor's Cup at isa rin sa inaabangan ay ang pagharap ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen kung saan ang imports nga na bago ng San Miguel Birmen ay dating imports ng Barangay Ginebra. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nagpapalakas ang San Miguel Birmen matapos magpalit din sila ng kanilang imports na dating imports nga ng Barangay Ginebra na si Orlando Johnson at sa ngayon naman ay pinag-uusapan na meron nang trade assets ang SMB na kinabibilangan ni Vic Manuel, Rodney Vrangel at Simon Inciso kung saan mga ka-idol ay naging matunog nga ang biggest trade plan na magaganap ngayong Governor's Cup at sinasabing involved ang San Miguel Birmen dito na sinasabi nga sa ating source mga ka-idol SMB to use Vic Manuel, Rodney Vrangel at Simon Inciso on a trade for a major upgrade kung saan tila matutupad na ang dati pang pinaplano ng San Miguel Birmen na makuha ang isang big man at iyan nga ay manggagaling sa Northport Batang Pier. Ayon nga sa trade plan na kumakalat sa ngayon mga ka-idol, sinasabi rito na Northport received Vic Manuel, Rodney Vrangel, Simon Inciso plus draft pick habang tuluyan na nga makukuha ng San Miguel Birmen itong si Greg Slaughter at Robert Bolick. Noon pa may tinatarget na nga sila ng San Miguel Birmen at sinasabing gusto rin naman itong si Greg Slaughter at Robert Bolick na makapaglaro sa SMB. Na kung mangyayari nga ito mga ka-idol, tiyak na mas magiging malakas ang SMB ngayong Governor's Cup at tila mahihirapan ang Barangay Ginebra na defending champion na matalo ang SMB. Lalo pat magiging katandem nga ni Greg Slaughter itong si Junmar Pardo habang ito namang si Robert Bolick at si Marcio Lassiter. At masasabi rin natin mga ka-idol na magiging winning team ang SMB ngayong Governor's Cup. Kabilang banda naman ay hindi rin nagpahuli ang Barangay Ginebra dahil sinasabi rin na maaaring makasama sa big trade plan ang Barangay Ginebra mga ka-idol. Lalo pat ninanais pa rin ang Barangay Ginebra na makuha itong si Matthew Wright. Noon pa man mga ka-idol ay pangarap na rin ni Matthew Wright na mapunta sa Barangay Ginebra. At tiyak, hindi rin palalampasin ang Barangay Ginebra ang pagkakataong makuha itong si Matthew Wright lalo na nga at injury si Stanley Pringle. Bukod kay Matthew Wright mga ka-idol, nagiging matunog rin na itong si Chris Banchero na nasa free agency na at matapos natanggihan ang offer ng Phoenix Super LPG para sa extension na kanyang kontrata ay mapupunta raw sa Barangay Ginebra. Wala pa mang final na pahayag ngunit nakakatiyak ang ating source na maaaring ang sa Ginebra mapunta itong si Chris Banchero. Masasabi rin naman natin magiging malaki ang pakinabang ng Barangay Ginebra sa kanya. Kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol about sa big trade plan, tama ba na makuha ng SMB itong si Greg Slaughter at Robert Bolick habang makuha naman ang Barangay Ginebra itong si Chris Banchero o kaya itong si Matthew Wright? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.